Ipinapanukala po ngayon sa sanggunian panalawigan na ideklara ang bayan ng Cuyo bilang kitesurfing capital ng Palawan. Paw Patrol, Sulinette Dela Cruz. Hinahangaan ang Cuyo Island hindi lamang sa mayamang kultura at tradisyon ng mga Cuyunon, kundi pati na rin sa magagandang tanawin at malinis at mayamang karagatan. Dito rin mararanasan ang malakas na ihip ng hanging amihan. Kaya ngayon, unti-unti nang pinupuntahan ng kitesurfers ang isla ng Cuyo. Sa munisipyo man ang Magsaysay o munisipyo ng Cuyo. Katunayan, ilang dayuhan na rin ang namamalagi sa isla para lang magpalipas ng oras sa nakahiligang kitesurfing. Marami na rin ang nagka-kitesurfing competition at patuloy na nag-aaral ng kitesurfing. Katulad na lang ngayon na nararamdaman na ang amihan sa isla. There are two spots where we can see, enjoy kite surfing. So Mr. Chairman, what is kite surfing? It is a action sport that combines the sport surfing, wakeboarding, and other action sports. So in kite surfing, we use the wind. Kaya sa sesyon ng sangguniang panlalawigan, ipinanukala ni Board Member David Francis Ponce de Leon na ideklarang surfing capital ng Palawan ang isla ng Cuyo. Pero dahil mahaba pa ang proseso, hiniling nito na dalhin sa Committee on Tourism ang usapin at ipatawag din ang Provincial Tourism Officer para mahingi ang kanilang opinyon. Sang-ayon naman ang ibang board member. Pero sa hisyon ni Board Member Cherrypie Acosta, tingnan din sana muna ang kakayahan ng lokal na pamahalaan ng Cuyo at Magsaysay kung handa ba sila sakaling maideklarang kitesurfing capital. Kung mayroon bang manifestation from the municipality of Cuyo itself na they are willing, yung willingness and readiness, dahil kailangan natin maging prepare po sa yung sinasabi natin economic advancement. Hindi po basta na lang natin ideklara. Gusto nating malaman kung if there is an approved resolution or ordinance. Kasi hindi dapat, for me, dapat nanggaling po sa kanila. In terms of sustainability, Mr. Chairman, for the information of the body, seasonal po ang hangin sa Cuyo, especially yung amihan in the habagat. So there is a break of a couple of months, ano? But what the board member said, the board member Cherrypie said, it's valid. That's why nga po we decided to defer this measure sa committee. Kapag natalakay na ng maayos ang usapin, ay sang-ayon naman daw ang sangguniang panlalawigan na pagbigyan at aprubahan ng resolusyon na makakatulong para makatawag ng atensyon ng marami pang bisita. Lynette Dela Cruz, ABS-CBN News.